dito sa bahay ng amo ko. Busy po ako ngayon. Wala ang amo kong babae ng 2 nights. Bali kahapon siya umalis. So, bali, ako po ang ginagawa ng mga ginagawa niya, sunduan ng yung mga activities. Ako po yung nagda-drive both ways kasi yung amo kong lalaki is busy din. Ayun, buti po yung kahapon nag-drive test yung panganay namin si Adam, 17 years old, so bali nakapasa na po siya, so less driving ako kasi may makakatulong ako. Kasi minsan po magkaano yung hectic yung magkalapit lang yung schedule ng mga bata. So ngayon, pwede na po siyang mag-drive at napakaswerteng bata kasi mayroon na po siyang sasakyan agad. So kahapon, nakapasa po siya ng G2. So from the written, nakapasa na siya ng G2. Tapos pwede na siyang mag-drive. Tapos kahapon din ay hinatid yung kanyang sasakyan ng kanyang mga lola, yung parents po ng mother side niya. At napakagandang Cadillac SUV. So newly passed driver, mayroon na agad siyang sasakyan. Diba? Ang swerte, no? Ng mga bata ngayon. Tapos, yun. So bali, 4 na po ang sasakyan namin. So sa nanay, kay mami, kay daddy, kay Adam at tita's car. So yung ginagamit ko. Yan. So 4 na. Pero at yun nga, sabi nung tatay niya, kasi siya magda-drive siya. First time niya mag-drive nang siya lang. So sabi ng tatay niya, remind him, don't drive very fast. Kasi syempre nakakakaba rin po, di ba? So ngayon, busy talaga yung aking beauty. Yan, mamaya po ulit. Yan, ito na po yung sasakyan niya. Fe-flex ko lang, ganda, di ba? Yan. Yan. Yan po ang kanyang bagong sasakyan na Cadillac. Ayun po yung tita's car. Tapos ito po yung sa kanya. Tapos yung Tesla sa amo kong lalaki. Tapos yung sa amo kong babae, Volkswagen na Atlas. Ayan. Ipapasok na sa bahay. Ayan po si Winston. Magulo ang aking bahay kasi it's the morning. Yan, flex ko lang yung sasakyan ng alaga ko. I'm so happy na nakapasa siya. Ayan na po ang aming new driver. I'm not driving him to school anymore because he has his own car now. Yan. The drive siya papunta sa school. Okay. Hi. Dito po kami sa school ng alaga ko, yung pangalawa kasi. May exam po siya ngayon, kaya siya pumasok. Pero after ng exam, uuwi po siya kasi may sore throat siya. Tapos sabi niya 1:15 ay napaaga po ang aking punta at akala ko ay inagahan ko po kasi pinick up ko pa si Winston, kasama ko po si Winston, papakita ko sa inyo. Galing po siyang groomers. Yan, tingnan mo,
galing siya. Malinis po yan. Naka, ano pa yan, oh, nakatay. That's Winston. Hi, Winston. We're waiting for Coopy, okay? Just stay there. Stay. Good boy. Mabait naman yan sa car. Ito, nakaupo po sa couch. Time check is 3:07. Nalalabas na po yung mga alaga ko ng 3:17. Susundin ko po sila. Inaantay ko lang yung oras. Tapos, after that, papa-snacking ko na sila. Snacks. And 4:30, hatid ko naman yung isa sa dance. Tapos, so 4:30, tapos balik ako dito sa bahay. Tapos, by 6:30, ihahatid ko naman yung bunso sa dance tricks. Yun, medyo malayo-layo yun. Mga 20 minutes or 30 minutes drive yung bunso dance tricks. Tapos, ang uwian nung dance ay, 6:45 yung mauunang, 6 from 5 to 6:30, tapos yung bunso, 7, ang start ng, gymnastic, yung dance tricks niya. 7 to 8:30. So, bali, yung tatay na po ang magsusundo. Sabi ko, ayaw kasi nung bunso na malilate, yung tatay niya parating nalilate. Sabi ko, agahan niya kasi na parang siyempre 8:30 nga naman, diba, gabi na yun. Kapag siya na lang ang natitira doon na nag-aantay sa studio, parang natatakot siya. So, sabi ko sa tatay niya, agahan niya. Pero kaya medyo late ako ngayong uuwi. After ko pa nang mahatid siya, mga siguro mga 7-ish na ako makakauwi. Pero ngayon, inaantay ko lang yung oras. Pahinga muna. Nakaupo ako dito sa couch. Yan, mga schedule namin. Anyway, weekend na naman. So, ganun talaga ang buhay. We must be grateful for everyday life. Diba? Sabi nga, sige lang. Basta be thankful. Dylan is there. You can see. With the eyes closed. not the eyes closed. It's dark outside now. So after this, after I drop off Adelan, I have to go back to the house. And then that's the time I go home. And then Daddy will just pick up Dylan 8:30. Hopefully, he will not be late. Daddy said he will be here 8:25. So, don't you worry. And you have your phone. I remind Daddy. I'll text Daddy to so that he will not forget you. But Daddy will not forget you. You're just... No, but he's usually late. Yeah, he's just usually late. But he did not forget you. Yeah, Dylan doesn't want someone to pick... she wants like early, 2 minutes early or 3 minutes early. You have to be there so that the moment she come out, she already there. That's what Dylan wants. And then we can leave. Yeah. Yes. Okay. Thank you for watching. That's my schedule for this today. Hopefully, parati po kayong nanonood at huwag magsasawa. Bye! Yan po ang Tricks Acro Gym.